Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumay inyong lahat. At sumay iyo rin. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo sa mga biyayang ipinagkaloob niya. Lubos na mawain at mahabagin ang Poong Senyor. Marami ang mga humihingi ng mga dasal, katuparan ng kanilang mga hinihiling sa ating Poong Senyor. Tayo po bilang isang komunidad ay nagkakaisa. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Samuel. Sa Ramataim Zophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elyo na anak ni Toho na apo ni Zuk na Ephrateyo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli, na sina Ophni at Pinis, bilang mga saserdote, tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tigiisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina.
Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, "Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwing nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahari na talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nagahagis ng lambak. Sila'y manging isda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkakapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila ang bangka sa kanilang ama kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong partisipasyon, sa inyong pakikilahok, lalong-lalo na sa ating mga
online masses kahapon. Marami po ang mga nagbigay ng mga petisyon, ng mga kahilingan. Alam po naman natin tayong mga deboto ay lumalapit sa Senyor sapagkat may mga sitwasyon sa ating buhay na ang Panginoong Jesus lamang, ang Poong Jesus Nazareno, siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng paggaan sa ating mga mabibigat na dinadala. Ang ating unang pagbasa, unang aklat ni Samuel. Ang ating mga pagbasa ngayon ay ukol sa pagtawag kasi hindi na naging magandang halimbawa yung mga namumuno. Hindi na. Malayo na sila sa puso ng Panginoon. Hinirang ng Diyos si Samuel, bagamat ang kanyang mga magulang ay matagal nang walang anak. Si Samuel ang hinirang, pinili ng Diyos upang sariwain itong kaugnayan ng kasunduan ng Israel sa kanyang Diyos. Siya ay isang propeta, isang hukom. Huling sa mga hukom at siya ay pipili doon sa unang hari ng Israel. Ayun, mahabang kasaysayan, pero pagtawag. At si Samuel, ang kanyang tugon, Panginoon, naririto ako, tumudugon ako sa inyo. Gayun din sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, sa pangangaral ni Jesus ng mabuting balita, kailangan niya ng mga katulong, mga asistente. Pinili niya si Simon Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, gayon din ang magkapatid na si San Juan at si Santiago, na mga mangingisda at inaayos nila ang kanilang lambat. Iniwan nila ang kanilang pagiging mangingisda. Hindi sila manghuhuli ngayon ng isda kung hindi ng tao para mapalapit sa kaharian ng Diyos. Mga kwento ng pagtawag. At sila'y tumugon. Iniwan nila ang lahat. Nagtiwala sila sa Panginoon. Ito po ang maging pananaw natin, ugali natin na magtiwala. Tinawag tayo ng Diyos. Personal kang tinawag. Opo, Panginoon, naririto ako, ang inyong abang lingkod. Hindi po ako perpekto, makasalanan po ako, pero ako'y tinawag ninyo, ako may tutugon. Sapagkat sa pagtugon ko po sa inyo, makikita ko yung aking sarili, makikita ko yung aking misyon, makikita ko yung aking layunin sa buhay. At magiging ganap ang pagkatao ko sa pagtupad ng inyong misyon para sa akin. Yan ang mga magagandang halimbawa sa atin ni Samuel sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo, ang pagtugon ni San Pedro, kapatid niyang Andres, San Juan at saka si Santiago. Pagnilayan po natin ito. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po ay tayo na tinatawag ng Panginoon, tumugon po tayo ang ating, katulad ng mga dati kong sinasabi, ang ating pag-oo, buo, bukal at bukas. Minamahal ko mga kapatid, bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago, manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ng alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasaamin nawa ang iyong kabanalan. At ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob, sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hiniling namin kami pagbigyan pakundangan sa indulot na pakikinabang. Ipagkalom mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nalulahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan na ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Manunsakristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala ng mga pangako sa binyag na ikalang ibig na at paglilinghuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sa Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno.